And mga kaibigan, coffee muna tayo. Kasi maulan, hindi pa kita ako makapag bigay ng bahog sa mga hayop natin. Yan, coffee muna. Mga kaibigan, kahit maulan ngayon, yung kasamahan ko dito, sila ng kupras. Nag-uubi ng kupras. Ayan, no? Kahit na umulan, kaibigan, luluto pa rin sila ng kupras kasi merong yung tinatawag nating tapahan. So, hindi mababasa ang kupras, so tuloy pa rin yung pagluluto nila ng kupras. So, kaya yung mga hayop natin, mga kaibigan, tingnan nyo. Walang gumagala-gala. Nandoon sila sa bahay nila. Sa kubo. Kasi maulan pa eh. So, mga kaibigan, nagbigay muna tayo ng pagkain ng mga goldfish. Hindi pa nalinisan yung tangki nila. Sita, Ben, yan mga kaibigan, umuulan pa rin, so wala tayong magagawa, lulusob tayo sa ulan, pero ito yung attire natin, kasi wala tayong ringkot, yan. Lagyan muna natin ng kulay, hindi naman mababasa yung pagkain nila kahit umulan kasi may lalagyan tayo. Ano to? Ha? Ha, lugit? Deliver ta, Lunes? Lunes, deliver ta? Ay, kumpras ko man to, 29 bitakan. Oh, grabing pag-ubos. Sige lang, kaya basin ninoon mo, 14 na po ninoon. Mga kaibigan, mahirap pag umuulan. Yan. Yung mga hayop natin, mga kaibigan, kahit na umuulan, kakain pa rin sila. Yan, nalalagyan natin.
kakayanin. Yan yung sisi ng mga pato at saka itik. Malalaki na sila. Malakas na kumain at saka uminom ng tubig. Palaging naubusan ng tubig. Yan mga kaibigan, yun yung ano natin, papakain sa mga hayop natin. Yun yung sapo ng nyug, pinapadry ko. Yan o. Yan, pinapadry ko. At saka ihalo ito sa rice bran. Yan. Saka yung mga sisyo. Yan ang uling natin mga kaibigan, no? Hindi makukuha kasi umuulan. Oh, unsa naman mo to? Nagsugba man kag to? Ha? Sunog? Uy. Sa uling? Oo. Nako. Maghihabuan na din nila? Ami, kaway ako uling na. Iapil mo nung pagtapa. Hindi, nag-uling pa kaya siguro. Nagkuhan pa siguro ng uling ba? Nagbaga pa? Pasok dito. Kaya panon na. Pero, untiro adlaw man to. Ikaya na lang na to. Kaya lang siya sudsa ko. Susin siguro. Oh, dito sa gawas, kaya base ginuuna mo dukot sa... Kupras. Sa kupras, okay, ba? Sa... Sa pana, bunot. Bunot. Na, goodbye, ginuuntaan eh. Dito nga na nagbutang. Nagasa man dito. Asa sa? Dito. Sa ang tabunan ng trap. Kuya, ano, nagasa na akong... Kanding. Ulay ko yun kung nagkasus kandingan. Goodbye. Diyan lang nung. Tapos, tabunan lang po natuog sin isa. Katong pula na sin. Kaya ako matuging nang kung si Manang na pag uling nang kawalay ako uling na dito sa Picoys. Para to, pakulbahan na dam. Pulob na dam. Pulob na, kikitanggal malig nila na. Ngapila ka sa ako nilang nakuan. Takbilang to. Para di kayo kan sa ulan. Oo, kana lang. Ya, tingo. Uling, aso no. Diyan nakita ni mo. Aso nga ni ko kulay dito pa dito ba? Aso mo. Na pa diha, uling. Ba, burden ug bisa kagamay. Masin aso na pud. Mura. Inire isa. Disgrasya na nga itong balay sa kanding kay Doktan, raba ng kuhan, bunot. Oo. Kani, atong oven. Last na ninong? Last na sir. Ano yung dito patangan sa kaotong nga. Ay, gagawin ko press karo nung. Paspasan na lang nato ni kay basic abdang tagka 14 kilo. Ay grabe. Kahapon nagmonitor ko
Sa Davao, 30 na lang kapin. Ah, ni-hold siya na ito ng 40. Ito pag baligya na ito, ito nakakuha ng 31. Kuman kay nag... Ay, grabe. Piso na ba ang pagbaba? Dili, 50 centavos. Piso. Yeah. 30 na lang ligapin sa Davao. Na goodbye na ini, kupras ta. Kaibigan, medyo hindi na malakas yung ulan, hindi na tayo nagpayong. Hindi mo na natin ito ng mga bahog. Uy! Alis! Tabunan kayo! Mga kaibigan, dito natin binigyan ng ano, yun yung mga ayop natin dito sa growing fins. So ito yung sinasabi natin, growing fins. So lahat ng bagong pisa dito natin ilalagay, saka yung mga malalaki na yan ibibinta na natin yan pangkatay. So yan mga kaibigan, ilagyan natin yan ng pagkain ng mga sisiyo. Maya maya pag wala nang magagawa yung mga sisiyo, papasok yan sila. So yun yung mga kaibigan, yung kabilang side doon sa ano natin,
kalimliman. So, merong mga manok dyan at saka pato din. Dito, yung mga growing up natin. At saka itong ganyan na ito. Basta, nakalagay na tayo ng ano sa bahay nila. Yung ano, parang lagyan natin ng dingding para hindi sila makapasok. So, papalabasin natin to sila at saka yung mga pato. Yan, kasi ito yung kabila. Nandyan pa, oh. Tingnan nyo. Hindi pa namin na-install yung net. Na kasi ito, ibang ano din ito, yung silky at saka yung naging bantam ng mga manok natin. Pero actually, wala kaming bantam dito. Yung silky ang umuupas sa mga native chicken natin. So, naging bantam. Yan. Yan. So, dito, yung area na ito, yung sa may palimliman, dyan natin ilagay yung mga breeding breeder natin at saka yung mga ginya. So, itong portion talaga ito, mga kaibigan. Ito talaga yung growing range natin. So, nandyan na mga kaibigan, may pumapasok na ng mga sisyo. Ayan o, maya maya. So yung inahin nandiyan na sa labas at saka yung sisyo lang ang pumapasok. Kung maubos yan, I think siguro. Saka dito. Tingnan nyo mga kaibigan. Saka, meron pang inahin dito na hindi ko na ipalabas. Umiitlog. So, kunin na lang natin yung itlog. Gawin na lang natin ng table egg. Yan. Yung mga kaibigan. Merong itlog dito. So, kunin na lang natin ito. Ang table egg ito. Oh! Mga kaibang yung mangyayari. Yan o. Nabasag. Yung hinagis ko mga kaibigan kanina, mayroong alikabok kasi ano yan eh, mais. Yan mais. Sinasanay ko ito sila na hindi ko na pinapakrak yung mais. So, I think siguro tatlong araw na ko na ginawa ito. Tingnan lang kayo na wala na ng pirang mais. So, yun. Sa susunod, bibili tayo ng mais, hindi natin pinapakrak. Mga kaibigan, mag-ikot muna tayo. Ayan, tingnan nyo mga kaibigan, oh. Isang baldi yan. Liit na lang. Grabe ang tatakaw ng mga itik at saka pato. Kasi sila ang nag-arangkada. Tapos dito, yan, marami pa. Mamaya-maya, puntahan ito ng mga pato at saka itik. Ubusan agad. So yan mga kaibigan, yung mga ano natin. Hayop. Tapos kumain. Oh, doon sa maliit nilang swimming pool. Yan. Yung maliit nilang swimming pool mga kaibigan. Ano ginawa natin? Para at least maglibang-libang sila dyan. Kasi para makapaligo sila during tig-araw. Okay, so hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe and hit the notification bell para updated ko sa videos ko. Thank you.